yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can. I'm here to go. Oops, wait a minute. Oh. Sorry for that. Sorry for that, guys. Teka lang, magse-send lang ako sa sarili kong account. Di ba? Boom! Full tank. Para sa sarili ko. And another one! Yeah, self-love. So guys, drop lang kayo. Gas cage, gas up, half tank, full tank. So, in a while, pupunta na si Lai. So, get a bounce. Bye-bye. Wala lang, binagsak ko lang yun. Oh, yeah. That's right. Thank you for dropping gas cage. Yay! Thank you, everyone. We got a new campaign. Sana mapagbigyan tayo. Yeah, akyat si Lai. In a while. Thank you po sa gas cage. Let's just wait for Lai. She'll be here like 8:05. Ano yung low? Mansarini Kifli. Hi, Lalaina Bognot. How are you doing? Sino kumanta nga noon? Hello, Jeffrey Tan. Welcome, welcome to my stream. We got 586 viewers by Nikki. I'm not Sheila, but I think you're Sheila. Kumusta? Naririnig niyo ba ako ng maayos? Hi, Diane. Yes po. Yes po. Mansarin. Mansarin nila ni Lakif bukas. Today, ngayon. Ano ba talaga? Today or ngayon? Hello!
can you hear me, John? I cannot hear myself. What? Wait. Okay, go ahead. Take your time. I can't hear you. Talaga? Wait lang. Walang audio? Ako naman yung walang audio. No way. Wait. Hello? Wait, ako narinig kita. Ayan. Narinig kita. So, nagpapakain ako ng dog. Look how you will eat. Sobrang spoiled. Spoiled. So, yeah. How? Meron na. My God. Sorry, John. Ba't daw hindi ako rin? Mahina. Ah. Ikaw yung wala? Oh, ako daw yung wala. Wait, teka. Tatanong ako ng ano. Check ko kung meron akong earphones. Wait lang. Wait. Hi, guys! Kamusta kayong lahat? So, as of the moment, nagpapakain po ako ng dog. Come on, Blakey. Love? Mahina rin ako or okay lang yung audio ko? Sorry, guys. Hindi ako nakaayos man lang. Si John. Okay lang. Yes, si Blakey boy is eating. How are you guys? So, ayan, papakita ko kung paano kumakain si Blakey boy. So, nasa bed siya. So, kukuha ko ng isa. And then, come on, love. There. So, kaka-birthday lang din ni Blakey. He's already 3 years old. Wow, talaga. Lai, wala akong ano, wala akong... Earphone. But I can hear you though. I don't know if they can, parang people can hear you. Kumuna sense. Mahina pa rin yung... Naririnig din kita. Yeah, sa akin okay naman. Oh no. Ah, sorry guys, but... Hindi ka rin nila naririnig. Okay. Mahina daw. Laksan nyo kaya volume nyo. Diba? Big John, I miss you! Miss you, Lai. Kamusta ang ano? Buhay ano? Buhay atleta? Buhay atleta. Oh. Then, start ka na ba mag-training ulit? Online, we've been training. Tapos, nagsiset up din ako dito sa labas. Then, na pwedeng makapalo, tumatalon-talon. Kasi we're going in the bubble na rin. Quarantine na ulit. Para sa PBL. Yeah, I haven't seen you though. Ang daming nagtatanong sa akin kung lalaro ka daw ng PBL. Sabi ko, oo naman. Siyempre, di ba? And then there's a lot of question na so, tatanungin ko din sa iyo. But later. Pero hindi naman not so harsh. Okay, so, okay. Kind of harsh. It's filtered. You know me. Yeah, right. I know you too well. Then okay na daw. Ayan. Kanina pa nagma-master niyo ba ni Kif? Yeah, today. Yeah. Hello to Kiefer. He's in Japan right now. So we haven't seen. It's so funny. I have a story inside. Every time na kunwari may partner kami ni mag-partner kami ni John sa sayaw or whatever. Lagi siya magsasabi, "Kif, sorry, Kif." Lagi siya magaganoon. All the time. Defensive. Oh, yeah. Sorry, Keith. Sorry, Keith. Crazy. How are you? Nang Kumu. Sorry? I mean, meron siyang Kumu? I don't know. I don't think so. But nakakanood daw siya naman ng mga clips before when we're inside the house. Meron niya ako nakita, nag-comment siya. Yung nag-ano ka. Yung kumanta ka. Phenomenal Altos. Patay. Ikaw pa daw yung pinong ngayon. Ikaw loko. Ikaw yung pinong ngayon pagdating sa kantahan. Oh. Visit ka dyan. Hoy, hindi ako nagsabi na yung mga tao ha. Pero sabi ko, naman. Support your own, di ba? Wait, mahina pa rin po kami. Ewan ko, hindi na. Hindi na, okay na ba? Okay na, no. Mahina. Yung iba, yung iba, malakas. Sorry guys, wala kasi yung setup ngayon. I'm here sa Visayas Ave.
Oh! Yeah. Sa ano nyo? Start na rin kasi training ko. So, oo. Yes, I know. It's time what's for... Your I know. What's your bubble training? I mean, event also. Hindi, wala pa naman. Pero still on the talk. Pero syempre, ako kasi, lalo na sa field ko, kahit hindi, I'm still negotiating. Dapat ready na kami. Ah, shucks. Sana pwede kayo manood, John. Yeah, man. Is it, dito ba sa Philippines or ibang bansa ulit? We're cooking something sa ibang bansa. Pero ngayon, yung medyo pot, it's Philippines. And they're talking about, kilala mo si Rendon? Rendon Labrador? O basta, he's a... Yeah. Oh, parang ano, he's the famous he's a famous bodybuilder in YouTube. Ah, okay. Motivational speaker na basta 'yon. So parang last week yata last week I got a call na they're asking if I wanted to fight Rendon daw. Yeah, sabi ko, yeah. If the price is right. Sabi ko, alam mo naman ako, no? Hindi na ako makipagbugbugan for free. I had enough. Wow! Diba? That's very Albie, though. Yeah. I'm big John now. Hindi na ako... Yeah, I know. Hindi na ako John ngayon, no? Come on, guys. You guys... I know. Wait, John, are you on campaign? I am on a campaign. What is your campaign? Ko lang. Itong background natin. It's the gas up. Oh! You know, Sam Lai BFF. Thank you. Kasi ano eh. Hello, Sam Lai. Laguna ako. Laguna to Manila ako. Lagi ako umuwi. Oo. Hindi. Really? Kasi other communities are parang nagbabagsak ng mga halo-halo. Diba dapat they have to bagsak yung mga... Yeah. Well, depends. Yung ipang campaigns. Yeah. Oh my gosh. Ayan. Umuwi ka ba ng Batangas? I went home after my quarantine, di ba? Yun nga. Nung na-prank call ako. No, nakakaasar. It's fine. Talaga, sinabi ko, sana pinaprank ako nila. Sana pinaprank. Kasi hindi mo talaga ako pinatulog nun. I'm so sorry, John. But yeah, after that quarantine, hindi, wala naman. I think it was really our conversation, di ba? We talk naman like that, all the housemates naman. So, we trust each other. So, nag-uwi ako nung after my quarantine also, when I got tested also negative. And then, went back here kasi nga, nagka-quarantine naman for the bubble then. So, magsistart na rin kami. So, ayan. Ang daming, The Omicron ngayon is like nothing. I swear it's like nothing. Kasi, noong end of year, I had last training, yung year-end training namin. Oo. I can't believe na hindi kami tinamaan ng Omicron that time. Pero one of our teammates, positive siya. Tapos walang tinamaan sa amin. Like we all had the RT-PCR, tapos walang... Parang, I don't know, hindi ako nagmamagaling. Pero I don't know na talaga kung paano nakukuha or... Whatever, eh. Di ba? Parang... Yeah. You don't know saan din ang galing. Pero I think may immune system was super down talaga that time. Kaya medyo... Siyempre. Kasi from BBB din. Tapos hindi rin ako nakapagpahinga din from taping. Tapos I had to train pa the next day. Di ba? I went pa. We were in ano pa. So anyway, yun. So siguro nagtuloy-tuloy lang. But for everyone out there, stay safe po talaga. Drink lots of fluid, tsaka vitamins talaga. So, yan lang. Grabe. John, sabi nila, prank call mo daw si Sam. Ayoko na mag-prank call. Pero hindi, nag-prank call ako kay Sam. Nag-prank call ako sa kanya dati. What happened is, binigay niya yung phone niya sa manager niya. Tapos, nakakatawa. Binigay niya yung phone niya sa manager niya. Okay. And then, sabi ko, sir, meron pong delivery dito for Sam Bernardo po. Dito ganyan. Oh. Ah, really? Anong address? Sabi ko, ay nako, I give up. It's a prank. Tapos yun, binigay na. Tapos, naka-live ako, minura ako yung Sam Bernardo. Oh my gosh!
Sabi ko, Sam, no! Wala lang. So yun, wala. Tawa lang dito lang ng tawa. Oh my goodness. Nakakatawa. Yeah, man. I swear. Ayan, guys. Pero tulungan niyo si, ano, si Big John sa campaign niya. Oh, yeah. Ooh, Gracie. Ayan. Si Ate Sarah andito. They're fans na from Samlay also, tsaka mga Alifinity. So, hello po sa inyong lahat. Sana we could help John also. Grabe naman. Grabe naman si John. Alam mo, grabe yung mga supporters yun. Like yung bronze champ mo. Grabe. 2 days mo ginawa, no? Oo, 2 days. Top one. Naka, pero first ever live ko naman yun. As in, first live ko na for Kumu din and for a campaign. Di ako usually nagda-live. Lagi na ako sumasama sa mga kunwari like this. Di ako nakakapag-live. But yeah, now, kumakain pa rin si Blake. So, yun. Lagi yan. Oo. Grabe itong si Blakey. You have dogs din, di ba? Ay, nako. Speaking of dogs, pinaalala mo. Last week, Alifinity Dan. Diba, bumili ako ng Rottweiler. Huh? Last year, bumili ako ng Rottweiler. Di ba namatay yung Rottweiler ko bago ako pumasok? Oh my God. Bumili ako ng Rottweiler nung December. And then, nung December, parang 3 months na yata siya. 2 months. And then, dinerecho siya sa camp somewhere in North. Yung parang camp talaga siya ng dog camp. Tapos nandun yung dog na kasama niya. What happened is, ano, parang last week, meron ng lason sa kanila. Yeah, man. Alam, nako, asar na asar ako. Gusto ko nga pumunta doon. Hey, Jordan. What's up, man? Jay! So, how are you, Jay? So, tatlong oh aso. Dalawang Belgian, tapos yung Rottweiler ko. Alam mo, ginawa, meron toxicology. Kasi ang may-ari ng dalawang Belgian is police, PNP din. So, syempre, meron silang power na to do some toxicology and whatever you call that. Alam mo, nakita doon, there's a bits of hot dog. Tapos, inside the hot dog, yung mga, ano tawag doon? Pulbura ng paputok. And then, na rat poison. Lalagyan. Sabi ko, that's so sad. Tapos, they filed the case. And then, to si Loco, umamin. Sabi nung nanlason, parang nagiinom daw sila that time. And parang may bumulong daw sa kanya na lasunin daw. So, ay nako, baliw yan for sure. Ano may bumubulo? Ano ka bata? Uto-uto? Para gawin mo. Di ba? So, don't do that to pets and animals, guys. Awa. Oh my gosh, that's so sad. Bundle lang ako, nako. Job straight po. Get a Frenchie, Jay. May Frenchie ako, di ba? Ano, Frenchie. Is it a girl? How old na? Boy din? It's a boy. We're looking for, ano, Louis Boy and Sky Blake na girlfriend. Ang name nung dog ko yung si Dog. Si Dog? Yeah. John! Pero hindi, it's D-O-G-G. That's the name. Wow. G-G. So how do you pronounce it? Dog. 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 Hassle ka. Oh my gosh. Yung people says... Alam mo ba Rottweiler ko yung... Oh, anong name? Anong name? Muning. Yeah. Oh my God. Muning. May Great Dane din di si Nakif. Super laki. Like, so big. The one I posted on Instagram. Tapos yung pangalan niya, Tiny. Tiny. Diba? Parang sobrang saya kasi magpangalan. Right. Ang cute. Ang cute nila. Ay. So, tulog sa bed mo? Yeah, katabi ko sila matulog. Tapos, paano sila pag mag-ano? Wiwiwi? Oo. Hindi sila mag-wiwiwi. Sa bed mo na rin. No! No! They don't. Wiwi on the bed. Pag morning na. Ang morning tapos, na. Yeah. Before sila mag-akyat sa bed, wiwiwi na sila. Tapos matutulog si Louie dito sa
neck ko. Oh, tapos sa legs ko si Blakey Boy. Tapos palakasan sila ng ano, snore. Di ba? Humihilig sila. It's so good. It's so nice. That's my ano, lullaby. Isahin kasi sa arms ko. Tapos yung pwesto niya pa, parang tao talaga. Yeah! They're like that. Wait, wait. I'll get Louie, ah. I'll get Louie. Okay, okay. Sabi, sabi aso ni Lai. Yay! Lucky! Louie boy! This is Louie boy. Ngayon nakatingin na si Blake. Kasi, ha? Kapatid sila? No, no, no. They're not. Kaiba. Magkaiba ng parents. Ng parents. Tapos 3 years old na. Ito kaka-1 pa lang nung October. We were inside the house. Ha? Yeah. Ang laki, laki niya. Oo. Oo, oh, oh. Oh, wow. Did you know that? No? Ang French pala is parang bawal, bawal yata dalhin sa ibang bansa. Why? Kasi they can't survive the pressure sa airplane. Sometimes daw, usually, nangyayari daw kapag daw ini-import nila yung, lalo na yung mga snub nose, nag-aano daw, ina-atake daw sa puso. Because they can't handle the pressure. Yeah, and you know, my dogs are dogs ni Keith. They can't swim. So, I have a kwento. So, hinatid namin yung isa naming friend sa house nila. Tapos, naiihi na talaga ako. Tapos, sinama ko si, ano, si Louie. So, naiihi na ako. So, bumaba kami. Tapos, eh, may swimming pool yung friend namin sa house. Tapos, pinababa ko din yung dog, ganyan. Tapos, nung nasa CR ako, paglabas ko, basang-basa yung friend ko. Yun pala, nahulog sa pool si Louie. Tapos, naghintay daw siya ng mga ilang seconds. Tapos, hindi siya umaangat. As in, lumulubog lalo siya. So, tumalon sila, tumalon siya with yung phone and everything. As in, bigla siyang napatalon. Tapos, sinave nila yun, si Louie. Crazy. Ano yun, buma? Yung si Louie? Tama ba? Yeah, Louie. Hindi siya, like, hindi siya nagpa-paddle? They do, but it's just the, I don't know, hindi sila umaangat. Hindi sila, tapos parang, ba, kasi ano, oversight. No! No! Pero yun, ang kulit. Ito, ipakita ko naman si Blake. Sige, sige. Okay, Blakey boy! What's up, Jordan? Jordan is here. Hey Jay, this is Blakey boy. Hey, wow. Hi. How much you buy? Ha? Pag ganyan mahal, di ba? No naman. Super mahal. Oh. Kasi alam mo, pag umuwi ako, nakikita mo yan for sure. Merong billboard somewhere in S-Lex yata or Skyway. Yung parang best kennel ng mga Frenchies. And then nag-ask ako how much yung sa kanila. It's like, 6-digit. Pag blue, pag color blue, it's expensive. Mga lilac, no? Yeah, but... I remember diba? Jordan, di ba bibili si Jordan dapat? Yeah! Jay, did you buy na? Yeah, oo nga, Jay. I think in... Oo nga. Kasi wala pa rin siyang space din talaga. Pero ang daming nagsasabi na tawagan ko si Sam. Again, guys, I'm just using one phone. Kasi you guys use 2 phones ba? I mean like a different phone when you go live? Yeah. No, not really. Pero meron akong ano, my old phone and then I bought a new one. Yeah. So medyo. Okay, may nagtatanong ko saan ko nabili yung dogs. Si Blakey was given to us by ano, Kiefer's ano, uncle. Ooh, anniversary ng anniversary namin ni Keith. Tapos si Louie boy nasa training camp si Keith. Tapos mga January siguro ngayon naka 1 year na naka ilang years na din. Bigla may dumating na dog. Tapos si Louie yon. Tapos yun yung ewan ko randomly lang he bought another one. So ayun. That's sweet. Si Rocky naman outside isa pa. Oh my god. Anyway, John. Sorry? Ilan ang aso mo lahat? 3. And I have dogs also sa Batangas. So, yeah. Yun yung mga dogs na nasa Batangas. Bigay siya ng mga supporters ko when I was in college. Si Happy and Woa. So, it's been mga, siguro mga 6 years old na sila or 7. Oh, yeah.
Ooh, thank you, Thomas. Thomas! Oh my gosh, you know Thomas? No, hindi. No. Si Thomas, saan na siya? If I'm not mistaken, or magkapangalan lang sila, baka naman hindi. Tumutulong siya sa amin sa volleyball. Nakakalaro din namin si Thomas sa volleyball. Thomas the train. Oh, sabi niya, Thomas. Thomas 16. Oh, tama ba? Yeah, Thomas 16 nang. Oh my God. Thomas Clarence. Tama ba? It's so funny. People are saying also, here sa comment section, John. Nah. Meron din si Keith na pet na pig. Oh. Yeah. Alam, babe. Babe the pig. Yeah. The, babe si nga? Sam. Oh, Sam? Sam. 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 Because it's Sam Gipsal. But yeah, so nasa Batangas na si Sam right now sa lahat po nang humihingi ng... So anong baboy siya? Yung... Yung teacup? Teacup ba? Okay. Is that how you call it? Parang princess type. Oo, pero lumaki siya. So nasa Batangas na siya. Like, lumaki siya. As a just, talabas lang siya. Nasa Batangas naman. Inuwi ko siya sa bahay naman, sa Batangas. Kasi may farm doon naman. Sa loob ng ano? Oo, meron siyang sariling tirahan doon sa Batangas. Wow. Ang kulit eh, na. Anyway, yun yung mga pets. Ano ka? Sa San Juan? Oo, San Juan, Batangas. Ah. Why? Wala, kasi lagi kami nagbabike sa San Juan, pero doon lang sa mismo plaza ba yun or bayan? Ah, I'm near lang. Siguro mga 10 minutes away. Yeah. But you know yung ano, the Orange Restaurant? Oo! Talaga? Doon kami lagi kumakain. Oh my God, sasabihan kita kung saan ka pa kakain na pwede. Oh yeah, sige. Ah, sige. Pero ano, I'm planning to buy a GoPro, tapos magbabike ako going sa inyong bahay para mabubulabog lang ako. Game. Pagkabalik ko from the bubble. Oh yeah, that's right. Kita tayo. Sige. Pero nakabike lang ako for sure. Shucks. Ilang hours pag nagbabike? Sobrang bilis lang noon. San Pablo lang ako. Mga 2 hours? 2 hours. Pero ang daan ko sa Echo Road, sa Candelaria. Whoa. Tapos dude, sobrang bilis lang. Parang whenever we go to San Juan, Batangas, it's a new day. Parang sarap doon. Yeah. Oh, so. Tapos breakfast, lomi tayo doon or something. Tamis anghang. Tamis anghang. Alam mo yun, chami. Chami! Mas gusto mo chami. Yung chami po, yung walang sabaw. Di ba, tama? Yeah, oo. Tapos yung lomi, yung medyo may sabaw. Sabaw? I don't know if sabaw. Si Sam yun eh. Ah, si Sam. Si Sam yun eh. Sam sabaw. Ayun, si sabi nila Sam sabaw. Grabe tayo kay Sam. Sam, if you're watching. Anyway. Of course, we all love Sam. But yeah. Yeah, we love Sam. Bago tayo mag-start, hindi pa ba tayo nag-start? Oo nga. Game. Mga kaibigan. Pero, I asked the communisense kung ano yung mga gusto nila itanong sa'yo. But, so sobrang dami, 20 na kumuha. So, okay. See? And, there's some question here na para sa atin dalawa. And, syempre, para sa'yo. Like, may question dito na about Kiefer. Alam naman ako sumagot about kay Kiefer. Kasi hindi ko boyfriend si Kiefer. Why not, John? Di ba? Pero, let's see. Baka pareho kami ng sagot. Ah, okay. Sige. Kasi ang ginawa ko before that is sa mga housemate, I asked them ng parang, when was the last time you answered the slam book? Siyempre, ano? Parang, grade school pa, ganito-ganyan. Oo, okay. Really a long time. So, ayun nga, nag-enjoy sila. But, since we're adult na talaga. Wow! No! Iba yung question sa atin. Kasi sila Alexa yun eh. Sila Alexa. Ah, okay. Tinanong ko ng pang slam book. But this one. For the million dollar question. Okay. How to become the best athlete? Ooh. Diba?
Grabe. Grabe. First question pa lang yan, ha? Oo. Pero alam mo, feeling ko dapat nagpaturo ka na kagad kay Sam, no? Oo. Kasi nga. Parang mga pang... Miss Universe? Oo, di ba? How to become a great athlete? Yeah, the best athlete. The best athlete? Like a goat, di ba? Like, oh. Yeah, sarap pa, di ba? Oh my God. Are we gonna answer, like, answer it? Yung both of us? Or ako lang yun? Let's confirm me lang. Pero... Okay, my answer, how to be a great athlete. You have to be determined, passionate, hardworking, and disciplined. So, I guess the one of the most important thing to be a great athlete is you have to love or you have to be passionate sa sport na pinili mo. You have to be determined also kasi there are a lot of challenges, guys. Ang daming hirap ng mga pagdadaanan. Hindi siya, alam mo yan, ang bilis talaga susuko. Kung, di ba, John, ang daming pinagdadaanan. May it be in training or off the court also. So, medyo kailangan determined ka talaga na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. You have to be hardworking because talent alone won't last for me. You have to polish everything through hard work also. But you have to work smart, I would say. And I think you have to be disciplined because overall, as an athlete, madami ka talagang responsibility and yun, under discipline na concept talaga andun yung time management. You have to be responsible with your own body and lahat ng ginagawa mo. So I guess... Those are the few things para maging best athlete ka. True. Because, syempre, hard work beats talent. Talent doesn't work hard. Yep. Diba? So, if you know you're talented, and then you better work hard for it. Yes. But, isa pa, if you consider yourself na you're doing it passionately, you won't even feel some weakness or boredom. Yeah, true. You like what you're doing. Like me. I like punching people. Hindi, joke lang, ha? Okay, guys. Totoo. It's an MMA humor, guys, ha? Huwag kayong neck dyan. Huwag kayong mga butthurt. Hindi, pero seryoso. Kasi ako, actually, I just started fighting that time. I started fighting in the underground world because I really hate the world that time. And then all of a sudden, without training, without anything. Oh, thank you po, Sarana. Without training, anything. I keep on knocking people's out. So sabi ko, maybe this is for me because honestly, hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Because ang dami kong kalokohan that time eh. And then maybe MMA is for me. And yeah. Then by the time na I took everything for granted. I got my first loss. I got knocked out on my second professional fight. That's the time that I work hard and then passion because I know MMA is my passion. So, yeah, until now, I'm a two-time world MMA champion. Diba? Yeah. Ooh. But I think one more thing, Big John, I want to add. To be parang the best athlete also, you have to surround yourself with great, like, inspiring people, diba? Mismo. Yeah, kasi... Dapat, ano, same goal tayo. Yeah. Kasi iba din talaga yon na grabe yung support system mo and they can actually motivate you and inspire you to be the best that you can be also. Rude. So anyway, grabe naman itong mga question. Number diba? One pa lang. Diba? Tsaka ang dami agad na yung sinabi. Oo nga. Parang tapos na po ba? Wala, actually, second question pa lang to. First impression sa isa't isa. Oh my gosh. Sige, I'll go first. Okay, go. Kasi kami ni Lai, bago kami pumasok sa loob ng bahay, siya pala yung nasa likod ko sa kan. Ay, mag-wake ko. We're all blindfolded. Oh my God, no, John. Pero yun lang ang sasabihin. No way. It's fine. Kwento. Pero yun, oo nga. So, ako nasa una nung van. Sila sa gitna.
Nagitna ka ba nun? No! Si Karen, ikaw, tapos ako. Kasi there's someone singing kasi ng ano eh, ng Taylor Swift that time. Oo, sobrang diba? Ganda ng boses. Grabe, sabi ko talaga, wow. Sino kaya ato? Tapos biglang gumanan, sir? sir? Hindi po ako makahinga. Makahinga? Kasi, guys, by the way, nakamask kami. Tapos naka-blindfold kami. Tapos we were wearing that, ano pa, what do you call that? Robe. The robe. So, grabe talaga, hindi talaga ako mahinga. Tapos medyo masikip pa yung suot ko that time. Parang ano, yung pakiramdam ko, suffocated tayo. Kasi ang dami nating nakalagay sa mukha. Meron, yeah. Diba? It was just so funny. Okay, so ano yung first impression mo sa akin? Sabi ko, reklamo. Hindi, joke. Hindi. Wala, sabi ko, wow, ito na pala si Eliza. Because I keep on hearing her name. College pa lang ako. Grabe ka naman yung college ka pa lang. Hoy, ang kapal ang mukha mo, ha? Hoy! Hoy! Ang kapal na mukha! Iba pala ang batch ko, Rachel Dacis pala. Oo. So, medyo matanda po si kuya mo dyan sa atin. Anyway, first impression ko kay John. Okay. Sobrang nakakatawa. Ano? Alam ko na. Ano? Like I always say. Ano? Mahangin. Uy, hindi ah. Hindi, joke lang. Oh, alam hindi. Ko si Sam, si Eliza. Si Eliza talaga is the first woman na nag-approach sa akin when I'm not ranting. But I'm ranting inside. Pero na Are you okay, John? You can talk to me like, no! Oh, Liza, hindi. Huwag tayo mag-usap kasi may iiyak ako. Alam mo, when it comes to that, I'm very soft. Kaya, it's better not to talk, di ba? Oh my God, yeah, that time, no? By the way, we're both cancer, di ba? Yeah. Cancer babies. Cancer. So anyway, sobrang feeling ko, first impression ko talaga kay John, nakakatawa siya. Like, legit. As in, sabi ko, shocks for sure, grabe yung energy nito, tsaka nakakatawa siya. Kasi naalala mo nung first task natin pagpasok sa bahay ni Kuya? Oo. Yung tayo. Diba? Tapos nahuhulog kaming lahat, kami ni Karen. Sabay-sabay kami natutumba doon sa task. Parang, oh my gosh. So, feeling ko, yun yung first impression ko talaga sa'yo. Parang, hindi rin ako na-intimidate sa height mo. Siguro, I'm so used to parang be surrounded by people na tall also and big kasi sa sports community, di ba? So, feeling ko talaga nakakatawa ka. Yun yung first impression ko. Kasi nakakatawa talaga yung boses mo. Ganun lagi. Tapos siya. Pumasok so, anyway. Po si Albie, di doble-doble na. Oo, grabe po yung bahay nung pumasok si Albie. And then si John, grabe talaga. Pero those were the like best days talaga inside the house. I mean, ako kasi, yung, kasi nung papasok pa lang, di ba, everyone are tagging me, tagging you, Samber, kusino yung tuhulaan, kusino, Eliza Valdez. Sabi ko, if ever na si Eliza makakapasok dito sa bahay ni Kuya, it's gonna be fun. At least, dalawa na kaming atleta dito. Yeah. Pagdating sa ano, pagdating sa sports, someone's gonna die. Kasi, this is our field. Okay. Guys, may sasabihin lang ako sa inyo. So, may treadmill po sa loob ng bahay ni Kuya. So, we were so excited to run every morning. And then, there was this one time na first time ulit tumakbo ni John. Oh. Oh my God, nasira niya yung... Hindi ko nasira. Treadmill. Mahina talaga yung treadmill. Kung tutusin, kayang-kaya ko sirain siya. Like, parang kaya ko buhatin. Pero hindi ko sinira yun, guys, ah. So, wala po kami nagamit na treadmill sa loob ng bahay ni Kuya dahil kay John. Pero if you guys willing to take the risk, kasi bigla-bigla siyang tumitigil. Nagsistop, yeah. So, if you're sprinting, talagang babagsak ka. Dun, babagsak ka pa sa dumbbells. Alam ka pa sa dumbbells. Shocks na ka, miss. Sa adult yata wala na, tinanggal na. Wala na treadmill. Sa atin din, tinanggal na siya eventually. Ano ka ba? Ah, talaga ba? Oo. Wala na. Nauna kasi ako na Evic eh. Hindi wala kita. Okay, anyway.
Grabe yung tao natin dyan. Ang lala ng mga tao natin. Sana, alam mo, sana nakaset up talaga ako nung pang ano ko, pang stream. Because, you know, I'm a streamer now. I know, right? You guys are all streamers now. Yeah. You have like, mga board and stuff. And Mike, board, grabe kayo. It's board? Eight. Board. Hindi. Alam mo ako, ganyan din ako nung una. Because I bought a V8, tapos mayroon pa akong mic. Alam mo, nag-live ako for 2 hours para i-set up lang. Walang lang sa 2 hours ko. Oh, pero nakakatawa yung mga communicants kasi andun sila sa live ko. Nanonood lang sila. Paano ko gawin yung V8? Tapos tinatawa na nila ako. Sabi ko, okay, mga trip nyo, ha? Talagang kakaasam. Pero ikaw, you should buy a V8 and then... So may background ka na rin. Mga like yung tumatawa and yeah, stuff? Yeah, no, meron mo. What? You guys are so cool. Ay, nako, bumili ka na rin. It's oo nga eh. Yeah. So eto, wait. Number 3. What motivates you to keep going? Of course, very common sa atin tong athlete eh. Yeah. Kasi always exhausted sa training. Lalo na, di ba, kapag game time na talaga. Mm-mm. Hindi. Honestly then, 'di ba, this pandemic brought us like different yung parang feeling also. Na parang it's so different working out sa bahay. Kasi you're so used to working out sa gym also, tapos makasama mo yung mga teammates mo. So nag-iba talaga. Pero to answer that question, I would say it's my love for the sport and the supporters also. So yun yung nakakapagbigay pa rin sa akin. Every single day, pagkagising ko, kailangan bumangon. You love the sport. You wanna perform well then. And you wanna give the best na game sa, para sa mga kalaban and sa mga supporters mo. And say to your loved ones also. Yeah, definitely. Lalo na syempre kapag sponsored ka ng Creamline. Like parang, I have to do para makakain ako ng ice cream. Alo ba? Di ba paglabas ko, biglang nagkaroon ng Creamline? Oo. Ay ba ko, sabi wait, ko, nakalabas ka na nun? Oo, wala na ako nun. What? Di ba? Parang lumabas ako, 2 days after ko lumabas, nagka-Creamline, sabi ko. Oh my God. Creamline? Talagang ayaw niyo patikim sa akin yung, ano niyo, drumstick niyo, ha? Diba? Nalungkot lang ako. Uy, magpapadala ako sa'yo, di ba? Yeah, oo nga. Kaso yeah. Salatina, kaso tunaw na yun. Oo nga, ay, kaso andyan ka. No, may magde-deliver naman sa house nyo. With a free freezer? Creamline, baka naman. Sayang, no? Ito, can I just share? Isa din si John sa... naging addict dun sa una naming dessert sa bahay ni Kuya. Yung sugar, creamer, and then ididip mo yung banana. That's the best diba? Ever. Diba? Pero yung sugar natin, ano yun eh? Coconut sugar, di ba? Kaya sarap. Tapos tapos inubos natin yung laman nun, then we save it for tomorrow. Di ba? Oo, ganun po kami yung mga kaano. Tapos kinabukasan, white sugar na binigay sa atin. Si Kuya talaga, alam na alam. No, corny. Pero grabe. Ay, nako. Because we share. Eto, we got question number 4. Siyempre, pros and cons for being an athlete. Uh-huh. Diba? Ooh, Communiverse. Yes. To Samlay Nation, hello. Siyempre, I think, sobrang, Ate Feds, hello, magiging, feeling ko madami kang Ate Feds. Yeah, alam mo, scientist yan, Ate Feds. Wow. Something like that. Anyway, I think there are a lot of sacrifices kasi talaga when you're an athlete. Even if you have like different work na naman. Yeah. I think one thing na na-sacrifice in disadvantage na masasabi ko would be mas madami talaga tayong time in practice kasi sa to spend time with our families also. Lalo na yung mga special occasions like birthdays, mga anniversaries, medyo hindi tayo nakakapag-celebrate. Or yun ang sasabihin ko. Grabe, di ba? Mamimiss mo talaga yung mga important dates. And
social life also, I would say. Siguro, hindi siya masyadong naka-affect sa akin kasi I'm such a... I mean, lagi lang ako sa house. Homey talaga. I am a homey. Literal na bahay, no? Literal talaga. I would just sleep and siguro prepare for training all the time. But I think one thing talaga niyan, disadvantage yan, yan time for our families. Yeah, because we miss a lot of occasion talaga. Yeah, totoo po. Especially yung mga, ang daming nagre-request na maging ninong or ninang tayo, tapos di tayo makakapunta. Ikaw lang ata. Hindi, pero of course, the wedding also, di ba? Parang, yeah. Ako kasi, sa field ko kasi, once na mag-start na yung training camp ko, it was supposed to be 2 to 3 months training camp, hard training camp. Kasi ako kasi hindi ako tuloy-tuloy mag-training. Nag-training lang ako. Pero dapat talaga tuloy-tuloy. But it's not me. But yun, ayun nga. Kapag training camp talaga na never mo ako makikita sa labas. Tapos sa gym ako natutulog. Ganun talaga yun. Wow. Ganun yung motivation ko. Like parang I sleep here at the gym para pagising ko, start na ng training. Wow. Pero John, kwento mo sa kanila yung na-miss mo yung birthday ni yung baby mo. Oh yeah, si Kai. Yeah, so mm-mm. I got stranded. That's the first wave of COVID kasi. So I got stranded sa Thailand for 5 months. Imagine that, for 5 months. Oh my gosh. Kasi, sa Thailand that time, kasi syempre wala pa tayong knowledge about COVID, kung paano tumakas COVID. All we know is once we cough or we got an itchy throat, parang kinabukasan, parang it's our expected end. Expected ka na. Oo, kaya parang, oh my God, mamamatay na ako. Di ba? Yeah. Parang yung pakiramdam. Kasi wala tayong knowledge about it before. Kasi all we see is sa mga media, merong mga suddenly bumabagsak, merong patay agad, ganun. So sobrang panning tayo. And imagine, I'm all alone sa hotel ko. And I'm in the training camp. So doon nag-start yung bubble namin sa Thailand. And it really sucks kasi that is my son's first birthday. So alam mo yun, yung emotion ko talaga sobrang and the thing is, ay ninang sa Ian. So the thing ninang sa Ian is Samlay Nation, hello. Hindi mo na rin talaga kaya balikan yun, yung time yun. Because, syempre, you can never rewind the past. So, I know. Ate Maris, hello, Ate Maris. Ay, Ate Maris. Too soft for Samlay. Ang cute naman. Alfinity, Anna, hello. Ayan, drop po kayo ng gifts para po kay John. Ang dami yung Alfinity Official, Alfinity Arlene, Samlay Nation. Phenom 2237, Angeline. Alidan Forever, hello po. Dami. Andami. Ito yung Simonios. That's mine. Simonios. Yeah. Yes, that's mine. See? Ayan, si Ate Maris. Lumalaban mga tropang Big John. Lumalaban. Anne of Trust Issues, hello po. Hello, Ate Anne of Trust Issues. B. Alden for. Ayan, Alden. Kala ko Alden. Alden. Yeah, Alden forever. Danielle Bautista, hello po. Hi, everyone. Okay. Ayan. Okay, anyway, go. Hi. 20 questions to. Nasa 5 pa lang. Go. Pa. Oh my God, nasa 5 pa lang. Ang dami natin sinasabi dyan. Ito, pero ito, mabilis lang to. Is there a reason behind your jersey number? That's the only na jersey number na natitira. So I had to go for number 2. So lang reason. Yeah, you make to about kaso mahaba lang tayo. Hindi, I think one of the long things. Yeah, what's your jersey number? Okay. You give meaning to your own jersey number. Whoa. Kala mo naman ano, talaga. Ano? Sabi ko you give meaning to your own jersey number. You pick a random number. Oh, what I is your number? Na naging, my first number is 6. Kasi that was in grade school. Naging player ako ng volleyball. Yeah! Oh my gosh. That was in grade school. Naging player ako ng volleyball. And ano nga bang pwesto yun? 2? 3? Hindi ko na alam. Basta spiker. Oo. Utang ko na.
Basta sa left side, tosser. Tapos, okay. Yun na yun. Tapos, okay. Ang first number ko is 6. Wala akong maisip ng number. Ang ginawa ko, binilang ko na lang yung letters ng pangalan ng crush ko. Ay, nako. Pero wag mo na sabihin dito kung sino yun, ha? Basta 6 letters, guys. 6 letters. That's my first crush. That was in grade 6 yata. Yeah, grade 6. Ang aga naman yan. Oo nga. Nawan ko ba? But anyway, ikaw. Anyway, next. Ako number 2 kasi I want, yun na lang din talaga natitira. Even when I was in high school, I got jersey number 9 kasi yun lang din yung natitira. So yun number 2. But I think number 2 is a constant reminder for me na I'm not nasa top yet. So, kailangan ko i-push yung sarili ko whenever I see my jersey number. Grabe, mga natututunan mo kay Samber, ha? Mga natututunan mo, ha? Grabe, ha? Gumagaling. Gumagaling, gumagaling. Oh, next question. Let's see. Oh. What sports ang hirap ka? Oh. Ako sabihin ko. Ano ka? Saan ka? Swimming. Hindi ako marunong mag-swim. Probably swimming. Same. Talaga? Swimming also. Yeah. Diba? Ang hirap. Tayo yung una malulunod. Oo, diba? Ang hirap. Hindi nga ako, hindi ako marunong nga mag-float eh. Diba yung iba kaya mag-float? Diba? Oo. Tapos sobrang hirap po. Tapos sabi pa nila, kapag diba sa gitna ka ng dagat, hindi ka lulubog. Diba? Ginawa ko yun sa gitna ng dagat, lumubog. Yung paa ko tumama na sa corals. Dire-diretso ako sa baba. Hindi totoo yun, guys, ha? Hindi totoo yun. Huwag kayong ininiwala. Mamatay kayo. Oh my gosh. Pero one more thing na siguro nahihirapan ako would be, I really wanna learn how to play lawn tennis. It's weird, but I wanna learn lawn tennis. Pero I'm having a hard time. Pero badminton. Hindi ko alam ba. May badminton. Badminton din, naglalaro-laro din naman ako. We try different sports and I tried different sports back when I was in college. Dude, it's gonna be weird kasi ako, nag-badminton ako. I mean, I know how to play sa tagal. Literal. Okay, okay. Marunong ako. I can say na from scale from 1 to 10, siguro 6 ako sa badminton. Or 7, ganun. Tapos, my dad, sinama niya ako sa summer camp ng lawn tennis. And then, syempre, summer, naglo-lawn tennis ako. And then, my uncle, sinama niya ako sa Krami to play badminton. Alam mo, the weirdest feeling is, hindi na ako yung shuttlecock, di ko na siya tinatamaan. Because nasanay ako sa malaking racket. Sobrang weird yung feeling. Sobrang hirap. Ang hirap, nag-a-adjust ka talaga. I know. Different talaga. Nakakatawa. But anyway, we should try that. Yeah. Iku mo natin. Oo nga. Sige, eto. Number 7. Aside from Samber, who's naka-close mo? Ooh. Yeah. Alam pa si Mila na si Samber na talaga eh. Hindi, alam mo, at least sa top 5 naman, sobrang naging close talaga kami. Kasi kami din yung naiwan. Ibang-iba. Pero I would say, si John din talaga, isa sa mga una na naging close ko. Diba? Kasi we talk about sports eh. Yeah. We have the same ano eh. We came from same. Tsaka nakakatawa talaga, napaiyak ko si John. Yun lang, I'm so proud of it. Kasi nakaka-asar si Tay. Alam niyo si Lai na parang parang buntot ko nung nakita niya na parang akong nararamdaman inside na hindi ko sinasabi sa mga housemates. As in, I'm the type of guy na kaya ko itimpe. Pero once mag-pop up ako, talagang like, napanood mo ba yung kay Kuya, yung umiyak ako? Oh my God. Hindi, nakita ko yung clip. Yeah, I saw the clip. Yeah. Good. Yung tinatanong ako ni Kuya na kumusta yung HOH natin. Sabi ko, Kuya, HOH is fine, but parang getting along with the housemate is really hard. Tapos umiyak ako na. Yeah. Kuya, I know. Ito na po, si Lai nagsimula nito.
I was about to cry na kay Lai eh. Nilalayoan ko si Lai. Andito lang si Lai. Nasa shoulder ko. Tapos gumagal lang siya. Oh, John, you okay talaga? Sabi ko, Lai, lumayo ka sa akin. No! Sobra. Pero yeah. Kasi nakikita kay John, pag sad talaga siya. Oh, man. Diba? Yung time na yon, sabi ko, oh my God, si Lai, marunong gumasa ng tao. Boy, grabe ka naman. I mean, kasi ako talaga, ang itsura ko lagi parang galit. Dalawa lang. Galit, happy. Basta ang hirap, ang... Pero kapag kasi ako may, parang may nararamdaman, no? Parang I wanna express na nararamdaman ko. Talagang it's really hard. Parang, pero ikaw, yung time, talagang kinukulit mo ako that time. I swear, kinukulit ako ni Lai para sabihin yung nararamdaman ko. Lai, ako, kasi po, you know why? Kasi number one rule ni John, hindi siya iiyak. As in, never daw siyang iiyak. So sabi ko, haha, this is the right time. Hindi, ginaya. Oo nga. Pero yeah, di ba, yun yung lagi mo sinasabi. Pero nasa sad din po si John. Yeah. Hindi ko alam na umiyak ka. Oh my. Team Kiefer official! Hello! Wow, oh, Team Kiefer is here. Hi, Kief! Yeah, hello to Kiefer. Okay. Sige. When okay. Was, ito, number 8. When was the last time you felt burned out? Ooh. Oh, wow. Parang everyday. Ooh. Kasi, syempre, diba? Except deloading, diba? Deloading is the best. Easy lang. Start ng ano. Pero, I would say burnout. Alam mo, first time ko na-feel na na-burnout ako during the pandemic. In my entire volleyball career. I never felt na parang I wanna rest or stop or hindi mag-training for one day. Never. But during the pandemic, parang I'm looking for that source of, alam mo yun, inspiration talaga. Oh, kasi everything was so uncertain in a sense na parang sports talaga yung isa rin sa mga affected din, diba? Ay, oo, we can't go out, we can't play, no interaction talaga. Oh. Walang physical na ano. So, doon talaga ako na parang while training for 1.5 years, di ba, sa bahay, yun talaga na-feel ko na parang we need a break. Bata ka pa lang talagang nag-training ka na, you do yeah. It talaga. Tapos all of a sudden, poof, di tayo makagalaw. And it's very depressing as well kasi like me, I've been off-season for 3 years, almost 3 years now. And then, look, wala akong ginagawa kasi I can't train. Lalo na sa akin, I need contact sports talaga. So, it's really depressing also. So, ay nako. Yeah, for real. Wala ka na talaga. Totoo. Ay nako. Okay, next. And one thing na naka-recover sa akin sa pagiging burnout is ano, bike. Nagba-bike na lang ako. Sobrang sarap mag-bike. That's kaya pupunta ako sa bike ako. Promise. Yeah! Game ah. Nadala akong buko pa eh. Nakabike. Andito sa likod mo yung buko pa. Oo. I know. Buko shake na siguro yun pagdating dyan. Wala na, oo. Okay. Okay. Yeah. Ang bilis natin. Nasa 9 na tayo. Ano di mo makakalimutan sinabi sa isa't isa? Anong di mo... Di mo makakalimutan na sinabi natin sa isa't isa. Ooh. Alam ko na yung akin. Ano? Sabi niya talaga, first ever after first ever nomination, sabi niya, Lai, you for real, right? Sinabi mo yun after nomination. Yeah! I'm for real. Ako, I'm for real. No, you asked me. Are you for real, Lai? Sabi niya. Sabi ko, yeah, for sure. Ah. Visit ka? Yeah, that was the first ever. Ah. Ako, ang... Tapos po hanggang ngayon, binabalik sa akin ni John yung nomination na yun. Oo nga. Pero alam mo, nakakatawa doon. Kasi ano, nakakatawa doon. Kasi parang joke time na lang sa atin yun. Like, yeah, true.
parang ko. Oh, 2 points, ha? Ah, 2 points, ha? 2 points, ha? Oo, true, true. This is Amber. Ah, gusto mo ulit ako ma-evic, ha? Toto, wala. Tatawa na lang ako. Opo. At saka, ganyan po kami pag nakikita. Yung second week talaga, yung second week ko na sa bahay, sobrang open na talaga ako. As in, feeling yeah. ko, wala akong lugar dito. Ay, wala akong ambag sa kanta nila Alexa, nila Kyle. All I do is snap my fingers. Hindi, pero ikaw, may kabadi-badi ka. At saka, di ba, tayo-tayo lang yan dyan. Tayo-tayo naman yun eh. Nag-rap ka nga. Twice. Di ba? Di ba? Nag-rap ka nga. Oh, oh. So, wala pero na. Yun. Pero grabe nung second week. Grabe si John nung second week. Super chill. We saw the different side of Big John talaga. Wala, like sobrang... parang naging kapatid talaga. Naging kuya siya sa amin. Not naman kuya. But kabarkada talaga namin si John nung second week. Nung first week kasi medyo feeling ko testing the water pa talaga. Yeah, diba? I think lahat tayo ganun. Yeah. Pero ako kasi talagang boom, ah, bahala na kayo kung ano gusto nyo. Ano. Pero syempre, it's really hard. I get emotional kasi na sometimes kasi naiisip ko na, oh, these people, ayaw ko kasama. These people parang, alam mo yun, ganun. I mean, hindi ko sinasabi na. Yeah. But I'm assuming talaga na something na ganun. So it's really hard. Kaya nga lagi mo si We Tati. Really love Big John. We love Big John. Yeah. We love you, Big John. Yeah. Thank you. Bye. Okay, number yeah. What qualities you admire most to each other? Number 10. When a halfway. Ako, I would say si John, very caring siya. Hindi lang masyadong halata, pero grabe siya sa family niya talaga. And sa friends niya din, super caring niya. Parang daddy talaga siya. Like, grabe, yun ang masasabi ko. Caring talaga siya. Yun pero ina-admire ako, honestly, ko, in-admire ko. Ako guys, sabihin ko sa inyo ang totoo. To tell you a story, nung high school kasi, meron nagpasimula ng cheating sa amin, ng test. Siyempre, exam. Cheating, ganito, ganyan. So to make the long story short, nahuli kami na nag-cheating. And then, mga graduating kami. And then, sabi nung prof namin is kung sino nagpasimula. So, wala. Sino pasimuno? So, walang tumatayo. Walang, mano. Alam mo kung sino tumayo? Ikaw? Ako! Grabe, tapos sabi ko, ako po, nagpasimula. At ako na lang po ang hindi graduate. Yung mga classmate ko po, pag-graduate nyo na. Alam mo, yung time na yun, umiiyak ako, sabi ko, sana patawarin ako. Pero deep inside, sabi ko, sana talaga makagraduate ako kasi bubugbugin ako ng tatay ko. Pero hindi, yung time na yun, talagang tumayo ako. Because, oh alam mo, ewan ko, kung trait ko na rin kasi talaga na, if I consider you as a friend, I will treasure you talaga. And then, yeah. Burn those bridges talaga. Talagang, I'm off na talaga. Yung ganun. Kaya I truly appreciate ng friendship. I remember the time na pumasok yung first week natin. Yung when we were reading all our letters, sabi ko na, yeah. Guys, I'm not looking, I don't see myself as a big winner, nor the big four, or whatever you call that. All I wanted is a family, a friendship here. Na, true. It will, like, true talaga. Because this is a one-time opportunity, once-in-a-lifetime opportunity. And why will you treasure yung mga bad moments? Diba? Only the good times. True. So sayang eh, sayang. And look at okay. Diba? I know. Can I go back sa kung ano yung hindi ko makalimutan sinabi ni yeah. John? Let's not complicate things. Ah! Oh, diba? Always, always. Yan yung mantra namin sa loob. Do not complicate things. Okay, pag may gano na, guys, sabi ni John, remember, do not complicate things. Lagi kaming ganon. True. Kasi, so anyway, things. Kasi if you complicate things, it will just create some, ano, you know, some diba? Art or whatever. Alam mo, kapag tinanong ko si Samber ng question na yon, alam mo sasabihin niya? Ano sabihin niya? Ha? I don't go to pity party. I know.
No to pity party! No to pity... Lagi niya sinasabi yun pag naiyak ka. Guys, no to pity party, sabi ni John. Ang dami yung mga no, quotable quotes. Alam mo, nakuha ko yun nung na-stranded ako sa Thailand. Kasi, di ba, sobrang soul of light ako. Then, alam mo, lagi akong nakikinig ng mga motivational videos sa YouTube. Doon ko nakukuha yung mga yun. Like, parang, why are you sad? You're still alive. Di ba? Yeah. Anyway. Anyway, next question. Naka-live ata si Sam ngayon eh. Ah, talaga? Naka-live ba si Sam? Oh. I'm not sure. Okay. 10 yung kanina, no? Okay. 11. Oh, halfway! Yay! Who do you want to be sa mga housemate? Like, isang buong linggo, gagawin mo yung routine nila. Do you? Ha? Huh? Hirap naman ang question na yun. Ayaw mo yung routine ko? Na yung pagsunto? Ako siguro, routine ni Kuya TJ para makapagluto. Oh, ako din. Galing ni Kuya TJ magluto eh. Pareho tayo. Yung nagagawa niya ng paraan lahat. So si Kuya TJ ako. Ay, naku. Ikaw, bakit si Kuya TJ? Kasi ano siya, chill lang siya sa buhay niya. Sobrang chill lang siya. And then, alam mo yun, parang he's a man on a mission lagi to find the best ramen in the world. Yeah. Oh my God. If you guys only... Ayun yung gusto kong gawin for a week. Yeah, like, yeah. To be TJ. Yeah, to be Kuya TJ. Magaling din siya magluto. I know. Super at ano, guwapo din magsalita. Galing mag-host. Diba? He's so smart. He's super smart. Ooh, true. That's why I love TJ. Yep, okay. We love Kuya TJ. Number 12. If not volleyball, of course. Lagi ito tinatanong sa'yo. Ano ginagawa? Oo, true. Oh. Siguro nagra-rap talaga. Sample life. Sample 3. Sige na. For my show, please. Oh my God. Gusto mo ba yung sagat ka dyan? O yan, yun ang sabi nila, Glock 2. Ikaw daw si Glock 2. Oh my. I think, like, yun talaga yung isa sa mga decisions ko sa bahay ni Kuya. Oh yung my gosh. Hindi ko maalala yung ano lyrics. Sa kinilimutan ko na siya dyan. Tawa-tawa ako doon. Kasi nakita ko yung clip na yun. Seryoso ka. Tapos pumipikit ka. Sabi talaga ni Kuya, kailangan galingan mo, ha? Para mo, my God, John, I cannot believe I just, anyway. So, siguro, to answer you, kidding aside, if hindi ako volleyball player, siguro nasa province ako helping my family. Yun lang. Oh, yeah. Uh-oh. Ako ano? Kasi grabe opportunities binigay ng volleyball for me din talaga. Yes, definitely. Ikaw, ano ka? Ako farming. Oh! So yun, yung parang isang malaking lote na marami akong halaman, marami akong fruits, marami akong pigs, cows, chicken. Ewan ko, feel ko talaga yung mga ano eh, mga ganun. I'm not really into an urban places. Kumbaga, probinsyano. And it's really, di ba, ang sarap sa probinsya, di ba, Lai? Totoo, di ba? Sobrang sarap. Yeah. Parang refreshing talaga every single day, no? True. Tapos nag-rap tayo doon. Habang tumutunog ang gitara. Ang gitara. Okay, next question, John. Okay. Ito, okay ito. Number 13, message to aspiring teen athletes. Ooh. This is good. Yeah, I know. I think my message to all the aspiring athletes would be just cliche man, diba? You really have to believe in yourself. You have to be confident. Yeah. And I think one thing na gusto ko sabihin sa kanila, you just really have to trust the process.
kami ni John, it took us for a while, diba? It took us a while also to be here, to be an athlete. Oh, representing yeah. our own company and our before our country. So I think you have to trust the process kasi medyo mahaba yon, and enjoy your journey din talaga. Kasi yun talaga yung makakapagpatibay ng loob mo and makakatulong sa'yo para harapin pa yung mga ibang hamon na darating sa'yo eventually, di ba? Yeah. So yun yung akin. Actually, yung sinabi nila, lahat na yun nandun. Pero as a young athlete, diba? As a young athlete, as long as bata kayo, do your best na talaga. Get your yes. goal, young as you are. Kasi ang kalaban natin dito is our age. Hindi tayo, habang tumatanda, hindi tayo lumalakas. Pababa tayo, seryoso. Like in my yes. field, kasi MMA. Same. Once you reach 35, ay nako, makakaramdam ka na ng talagang malasak katawan mo. Okay. Titigan mo na yung mga oil natin, di ba? Ay, grabe po. May dalang oil si John sa loob ng bahay ni Kuya, and that is for everyone. Eh, after ng mga tasks ni Kuya or HOH, lahat talaga nagpapahid ng oil bago matulog. Oh, sobrang favorite ko talaga yun. I bought it sa Thailand, tapos yeah. TJ, sabi ko, TJ, ipapamana ko na to sa'yo kasi aalis na ako ng bahay. Tapos, naubos talaga siya. Naubos nga daw. Hanggang sa lima na lang kami. Itong sinisingot ni Samber na puro, anong tawag doon? Parang beads, parang, no? Oo. Oh, di ba? Wala, naubos na rin. Oo, alam niyo po mga tito and titas talaga yung pumasok sa PBB house. Grabe. Oh. Kaya nung pagpasok doon, ang tawag na nung karamihan sa amin, Tita Sam, di ba? Totoo. Tapos meron kami mga pampahid ng oils talaga pa bago matulog. Sana na, hindi ko sure ko nakikita kasi nila mga pang ano. So, titas and titas. Ang pinaka gusto ko na dala ni Samberg kasi nun is yung yoga lotion niya. Yung menthol. Ah. Sobrang refreshing. Alam, Kuya gave us a lot din after na mga tasks. Kasi nga, yung mga saklay, so binigyan niya kami para to relieve the pain. Anyway, okay, number 14. Parang tinanong ko na rin kanina to, but what is the toughest moment of your athlete's life? Like, lahat. Ako, pandemic. Yung pandemic, this is the toughest mm-hmm. moment. Diba? Wala. Wala kang ginagawa. Oh my God, that's a really interesting question though. I would say mga injuries also para sa atin. Oh, yeah. It's hard to... Did you get a broken bone? Yun, sorry? Broken bone? Did you get a broken bone? Yeah. Hindi naman broken, but fracture. Parang hairline fracture. Ah, yeah. Oh, I remember yung pinakita. Pero... I think yun, kasi, ewan ko eh, kasi syempre you have to restart, di ba, when you get injured then. So, hirap talaga. But I think those injuries will make you, like, will make you stronger din talaga. So, pero medyo tough din talaga siya when you're there. Tapos you know then for yourself na medyo umu-okay na din yung laro mo, nag-improve ka na, tapos biglang may ganun. Diba? Yeah, it's scary. Oo. Like parang dati nakakatalon ka nang talagang to the highest level. True. Hanggang mid-level na lang kasi you're scared. I agree. Diba? Yeah. So, pero yun, dami rin matututunan talaga sa injury. Ako, I had three surgeries sa kamay ko. Broken. Oh my God. I know. It's my sports. Pero, I know. Doon ko rin nalaman na ang bone pala is 6 weeks nagre-recover. Kaya, wait. Sobrang tagal pala. And syempre, kasamang Riam. Hi! Matutulog na siya. Sleep. Humihilig siya. Cute! Ayun o, tutulog na o. Yeah. Sleeping na. That's cute. Hey guys! Guys, please help me with this campaign. Drop lang in. Yeah, and guys, please. Tapos na tayo. We still have 5 questions and it's gonna be an easy one. Lai, what is your ultimate comfort food? I mean, whenever you feel down, happy or whatever, comfort food.
Humihili. Okay, I would... Humihili. Yeah. I would say I have to go to with cake talaga. I don't know why. Cake. Like you when can... I'm sad, kunwari, after a game, this bad game, kakain lang ako ng cake. A piece of I cake. I won't feel... Maybe... Whole one cake. Whole. Oh. Winner, winner. But yeah. But now, medyo mga two, ano lang, two slices. Kasi syempre, tumatanda na tayo. Nung bata pa tayo, we can burn it. Tumatanda. Pero yung... Pero yeah. Ako, speaking about cake, alam mo, sobrang bad trip din yung first day natin, no? Yung cake natin. Yeah. Inapit at nawala. Oh my God. Diba? That's the worst. I mean, di ba na first day? Yung first day natin, di ba? Wala, hindi ako nagkikake. Ayoko ng sweets, ganyan-ganyan. Tapos, Yeah. Inapit kasi, ay nako, kuya talaga. Tapos every time na may cake tayo, and grabe, inuubos talaga namin lahat ng food. Grabe. Oh my gosh. Oh man. Grabe. Oh, ito, number 16. Life verse. Like motor code. I know. I think this is one thing I've read also inside the house. Kaya ba ng dog? Kaya ba ni Louie? The difference between good and great is a little extra effort. It's such a nice, ano, diba, quote then. Ako, dalawa. Yeah. Ako, dalawa kasi yung life verse ko. But first is, you can't change the world unless you change yourself. Yeah, true though. Yeah. Yan. Parang na-inspire siya. Na-inspire si Louie. Nagising si Louie. Mm-hmm. And then, nakalimutan ko yung second. Sorry. Favorite ko pa naman, nakalimutan ko. But it's all about Christmas. Teka. Ayun, alam ko na. Peace on earth will come to stay if we live Christmas every day. True diba? Though. Diba? Oo. Oo. Oh, that's so nice. Whenever it's Christmas, it's give love on Christmas Day. So we hope that it's every day. Every day is like Christmas Day, right? Spread love and kindness. Yes. Okay. Number 17. Similarities with John. With me. Competitive. That's all. Totoo. Super competitive si Big John. Siguro kahit ako kalaban niya or mga ibang girls kalaban niya. Tapos sobrang ano kami ni John, yung feeling namin sa mga tasks, pag di namin siya nagagawa, lalo na athlete kami. Yeah, yung age, no? Yung feeling na parang, oh my gosh, bakit parang, di namin siya nagawa? Ganun, parang nakakahiya something like that sa sarili, right? Parang we can nail it, bigyan nyo lang kami ng time. Yeah. Yung parang may first ever HOH. Ganito, parang feeling ko parehas kami na lang in-ask kay Kuya na parang, can we try, Kuya? At least you wanna do it na mas mabilis lang. Diba? Yun yung first HOH. Tapos wala lang. Grabe. Guys, drop kayo daw ng gifts for Big John. Pang ilan na ba? Pang ilan ka na kaya? I don't know. Pang ilan na si Big John, guys? 100K lamang ng top 1. Oh my God! Let's go! 100K lamang nung... Number 2 ka. Let's go, guys. Let's help Big John also to win this. Alden forever! Hello! Pagbagsak daw ako. Oo nga, no, pwede pala akong mag-drop. Alam mo, nakakatawa to. Wait, you anong campaign to? You don't know how to? I know, tinuturuan nga ako ni na... Hey, Anne of Press Issues. Maraming salamat po. Hello po. Ito, we got number wait 8. Wait lang, ano yung campaign mo? Ito, nasa baba. It's gas gauge, gas up. Ah, okay. And full tank. Okay. Full tank. Yes, sir! Yay! There you go. Thank you, Lai. Much appreciate. Yay! So, yay! Yeah, we got
Alam mo, nakakatawa. Iyano ako ng mga fans ito kasi lagi nila ako sasibihin ng kuripot ko daw. Anyway. Alam mo ba kung sinong pinaka hindi kuripot sa housemates? Sino? Gano. Grabe si Jay, no? KD din pala. Well, si KD, si KD also daw. Si Jordan talaga. Nung first labas si Jordan, he went to my lab and then he just gave me a 1 million. Oh my goodness! Tapos si KD dumating ko, just 1 million. Oh my tapos, God. John, don't pressure me. Hindi ako nape-pressure sa mga... Parang the next time na dumaan sila sa'yo, sabi mo, oy, nagbigay ka ng 1 million. Pero si Alexa din, yung last campaign ni Jordan, she dropped ng 3 million. Oh, wow. Well, it's easy sa kanila. Like, psh, come on, guys. Uh-huh. That's KD and John. Oh, yeah, true. Yeah. Guys, kaya mag-drop na kayo. Minsan nang drop na kayo ngayon. More for more. Sino ko rin big John? May nakakatawa! Cancer babies, mahigpit sa pera. Ati, offense, hello. Pero totoo po. Oo nga, oo nga. Medyo lang. Oo. Uy, nag-drop naman po ako. Oo nga. Thank you, Lai. lagi akong ginaganyan nila, pero it's okay po. Anyway, may next question pa po si John. Yeah, so, what is your dream aside volleyball? Oh, grabe. Ako, I'll start. Okay. Ah, like profession? Same. I want to be a lawyer. Oh, yeah? Yeah. I mean, ako graduate ako ng political science pero hindi na ako nag-law. Cause That's why I took naman ano, I took AB Psych also para pwede rin mag-lean towards, yeah. Kaso wala lang kasi yung mga kaibigan ko na abogado, mga nag-tate na sila. So sabi na sa akin, kasi wala lang eh. Kasi nandun sila for me or whatever. Pero lawyer, yeah. Diba? Attorney. Yeah, same. Attorney Valdez. Damn. Grabe. At saka hindi lalo na sa babae, no? Kapag abogado, like, woo! Damn! This attorney. Diba? Whoa! Diba? Iba? Iba ang hype. Ay, ito maganda to. Question number... Ano? Anong kanta? Doon ba lang natatawa na kami? Anong kanta ang makakapag-describe sa buong journey mo sa bahay ni Kuya? Oh, wow! And sample. Kakainis nga yung pipiliin ko, crucial. I would say simpleng tao talaga, pero napaisip ako na nagsabi ka ng sample. Kahit hindi mo i-rap, ano lang. Kahit sabihin ko lang. Kahit itula ko na lang. Oo. Reclamation yan. I would say simpleng tao. I came to realize also na para everyone was just so simple inside the house, diba? Yeah. Uh-oh. We came from different parang mga industries, fields, pero wala lang, sobrang simple lang talaga ng lahat po. Hindi yung song na yun, hindi lang para sa akin, but for every housemates din talaga. Habang tumutunog ang gitara sa akin, Manny, nerd! Yes! Yes! Oh my God! Visit ka, John! And tag me, please. Tag me on that one. Please. Oh my God. Guys, please drop some gifts. Naparap taloy ako, nakakaloka. Ito, last na to. Number okay. 2. Okay. Team Kiefer, hello! Hi, Team Kiefer. Aw, that's so sweet. Sino gusto mong makadugat sa ASAP? Ah. Sino? Ang tanong, John, ang tanong, gusto ba nila makaduet ako? Malay, ano ka ba? You're the phenom. Of course. Oo, gusto ko si Ate Moy. Shucks. Pero yung medyo challenging kasi yung... Wow! Yung level mo.
Ang kapal ng mukha. Level. Guys, close this to 500,000 and then we're gonna... Yeah, please, please, please. 500. Okay. I would say Sarah Geronimo. Anong kanta yon? Tala. Oh. Ang kapal na mukha. With ano pa yon? Sayaw pa yon, ha? Alam ko naman hindi mangyayari. Alam ko naman hindi mangyayari to, so... Uy, mangarap tayo. Mangyayari yan. Diyan, hindi. Nako, Diyos ko. Tala! Oh. Guys, please, tapusin nyo na to. 500 dias, oh. Kung ano na ba nagagawa namin dito. But yeah, Lai, we're gonna close the show because I know you're busy and marami. You have a training tomorrow? Yep. Oh my God. At mga 6:30, yeah. Every day! Sunday, rest day namin. But it depends also. Pag tournament, usually you have training also during Sundays. Oh, but man. Yeah. That's crazy. That's crazy. But yeah, Lai, maraming salamat. Guys, please close this to 500,000 and we're good to go. But Lai, maraming salamat sa iyo. Thank you, John. To my live. And then I hope hindi ka na trauma sa mga tanong. Because no, it was fun. It was fun. We're gonna have a part two of this. Yung meron na akong setups para magkaintindihan talaga tayo. Yeah, and then, magdadala ako ng gitara para sasabayan mo. Ah, Lai. Nagtatago ka sa elbow. Hindi, kasi tandaan mo, itono mo yung gitara mo, ha? Ah, okay. Kasing tono ng boses ko dyan. Tama. Oh my gosh. But yeah, thank you. Thank you so much. And I just want to say thank you to Samlay Nation, to Team Kiefer, Elefinity also, Keyfly also, maraming salamat. Ali 10 Forever, thank you so much. And yun, I just want to say hi to Kiefer also. Want to say hi to Kiefer, John? Hi, Kiefer! Alam mo, sana makalaro namin si Kiefer ng basketball, no? Soon. Like, it'll be a dream. Sana. Diba? Oo. But sana, yeah. Kiefer, maging mabait ka sa amin. Huwag mo kami i-ankle breaker. Kasi grabe, hindi naman. Diba? Pero maraming diba salamat. Pero yeah. John, thank you! I'll see you soon. Thank you, Lai. Much safe. Love to you and stay safe. Bye, I guys! Yung cream line, ha? Nako, cream line. Sinasabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, sisend sa bahay niyo, ha? Bye-bye, bye-bye! Thank you. So, yeah. That's Eliza Valdez, everyone. Natapos na naman po ang live natin. Guys, can we close this to 500,000? Come on, guys. Let's close this. Kung hindi natin gagawin 500,000 to, wala nang part 2. Actually, lahat ng tinanong ko, galing lahat yun sa inyo. So sobrang, kulang yung 1 hour. I'll be, you wanna go up? You got something to say, boy? Hey, Gracie, maraming salamat. So yeah, guys, as close as 500, please. Yeah, next time it's gonna be Samber and Eliza. So guys, let's close this to 500,000, if you may. Wala si Albie, fake name. Fake name lang. Oh, thank you, Sai. Thank you, guys. Thank you, everyone. Granola, everyone. Pasensya na kayo, guys, kasi sa sobrang daming nagtanong, pinili ko lang yung medyo madali sagutin. Yung iba kasi pang Miss Universe na yung mga tanong. So sabi ko kay Lai kasi it's gonna be an easy question. Ooh, what's up, Kier? The tropang big dyan, maraming salamat, guys. Thank you, G-Tan, Tita Lisa. Tita Lisa, maraming salamat po for dropping by. It was nice to be here. Maraming salamat, guys. Guys, please, can we close this to 500,000? Hey, Pantasha! I miss you, Pantasha! So yeah, guys, can we close this to 500,000? Please! Please!
pang-inspire talaga, lalo na sa mga athlete. Maraming salamat, guys. I hope talaga na nakatulong yung talk show namin ni Aliza. It's actually for the athlete as well. Para, alam mo, yung mga aspiring athlete talaga. What's up, Antasha? Na-miss kita. But yeah, guys, maraming salamat. Let me see mga tough gifter. Oh, Aliza Valdez is a tough gifter. And of trust issues. Maraming salamat. Akasha Matsui 9208. SKK. Oh, si SKK are here. Si Outlaw 7, that's me. too soft for Sam Lee. Sam Lai. Hey, Gracie. That's crazy. Thomas. Kaibigan yun nilay. Sai, Daniel, Maurice, Team Kiefer Official, The Great Dane. Oh, si Dane here. Sam Lai, BFF, everyone, Nets, Kier. Maraming salamat, guys. Ang dami nag-drop, but thank you, everyone. So, later, guys, 10 p.m., meron kaming bulsaan with Jordan, Karen, sino pa ba? So, yeah. Hi, Pantasha. Close mo na ba ito ng 500,000? I'm waiting. I'm waiting, Pantasha. I'm waiting. Grabe naman. No talaga sagot. Yeah, with Brenda too. Yeah, brand damage. Mamaya nasa bulsahan din. So, guys. Close this. Push na yan, Pantasha. So guys, babay na talaga. Oh, ang hirap nang wala pa lang ano, no? Ang hirap nang walang setup. Pero saan ako nakaupo kanina pa? Sa sahig. Oh yeah! Cascade! Thank you, Pantasha. Hi, SKK. Kumusta ka na? Long time. It's good you are here. Gracie, maraming salamat. SK, ngawit na. Oo, sakit sa puwet. Sakit din sa tuhod. Hey, Chad. How we doing, Chad? I'm gonna close the show. Sayang, late ka. But can we close this to 500? Please. You didn't push sa house player campaign. No. Kasi ano, ang dami malalakas. Lock-in ka po. Hindi po ako lock-in. John for Capri. But yeah, guys. Oh, yeah. Chad is about to close the show. Thank you, Chad. Oh, another one. See, guys, 25,000 na lang. Ayun, another one. Thank you so much, Chad. Nakakaiyak. Ikaw lang nagbabagsak. Friday night is chill night. Have a great weekend, John. Thank you, Gracie. Ikaw din. Have a great weekend. Thank you, Chad, sa drop mo. Maraming salamat. So, yeah. Should I wait pa ba ng 15,000 pa? Good night, France Lespine. Yes, yes, lapit na. Yes, wait lang. Close to 500. Yung mga nag-yes, mga level 1. Andito lang for moral support. But thank you, syempre. Thank you pa rin sa inyo, guys. Because you guys stay here. That is what most important. Sana more than 1 hour po next time. It's more than 1 hour. It's 1 hour and 31 minutes na. See, rank 2 pa lang ako sa campaign. Heists. Thank you, baby bro. Eh, mga baby bro pala yung mga level 1. Si Zai talaga. Si Tita Zai. AirPod Niela, hi. Oh, yeah. See? Try something new. Welcome to my stream, bro. Yeah, and another one. See? Tapos na ang show, guys.
Tapos na ang show. Maraming salamat sa iyo, Chad Sales. Tinapos mo yung show. Levy, late ka, but it's okay. Oh my God, sumobra. 45,000 na lang, guys. Sasara na natin ng 550. Joke lang! But yeah, Chad Sales, maraming salamat sa iyo. Much love to you, man. Maraming maraming salamat. We're gonna close the show na. And hopefully bukas meron tayong... Sino nga ba? Ay, wala pala ako bukas, guys. Sorry, kasi meron akong pupuntahan na gathering. And guys, sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy... Ay, hindi... Yeah, oh, sige. Okay, guys, sana nag-enjoy kayo. And I hope na we'll have another time. So, oh nga, may guest pa ako mamaya. So, sino next na gusto niyo i-guest ko? Sige, let's think of someone. But let's chill muna. But anyway, guys, maraming salamat everyone. The Tropang Big John, Chad, maraming salamat. Pantasya ng Bayan. You guys close the show. Maraming salamat sa inyo, guys. And si Madam Inuts, medyo busy siya kasi meron darating na music video. But anyway, maraming salamat, guys. And keep supporting me. Maraming salamat from the bottom of my heart. And peace, everyone. And stay safe. Much love also. And goodbye. Peace, everyone. Bye.